Pastor, no? Nandito muli tayo sa Green Meadows, Pasig. Okay, so tayo po ay gagawa ulit din ng ano, no? Ng hindi refrigerator, no? Tayo po ay gagawa din ng washing machine na whirlpool. Okay, so inaantay lang po natin yung ating minamahal na mga gwardiya upang tinatawagan po nila yung minamahal nating customer. Okay, bago tayo makapasok dito kasi exclusive na village pa ito, mga kamaster. Okay, and mga kamaster, no, sa awa ng Diyos, tayo po ay napapasok na dahil nga hinahanapan tayo ng swab test ng ating minamahal na mga gwardiya, no? So okay lang naman po yung mga kamaster, no? Naiintindihan po natin dahil nga sa pandemic, no? So talagang mahigpit po sila dahil nga ito po ay exclusive na village dito sa Pasig, no? Tayo pa ay nasa Green Meadows, mga kamaster, okay? So ayan, mga kamaster, no? Bismillah rahman arrahim, assalamualaikum dyan sa ating mga kababayan sa Middle East na talaga nga naman na nagbabanat ng buto para sa kanilang mga pamilya, no? So ito, mga kamaster, no, sa araw na ito, nandito po ulit tayo sa Green Meadows kung saan tayo dati ay gumawa ng refrigerator, no? Yes, tumawag po sa atin ulit yung ating minamahal na customer upang tayo ay gumawa ulit ng washing machine naman na Whirlpool. Ayan, no? Okay, so ito po ay may kalakihan. Ito po ay 11 kilogram, mga kamaster, no? So ang problema ng washing machine nito ni sir ay hindi daw po nag-i-spin. Okay? So sa araw na ito, saksihan po natin kung ano naging problema ng washing machine ni sir, no? Kung bakit hindi siya nag-i-spin. Ito po ay hindi typical, no, na sa mga ginagawa natin na washing machine. Ito po ay may kalakihan. Okay? So ito po ay 11 kilogram. Okay, mga kamaster, so pero bago tayo magsimula dito sa ating washing machine, bisitahin po natin yung ginawa nating Whirlpool na na refrigerator, no? Wow! Then mamaya-maya din mag-check up tayo ng aircon dahil salamat sa Diyos dahil ipinagkatiwala sa atin ang ating minamahal na customer yung pangangalaga sa kanyang rep, aircon, tsaka washing machine, no? So maraming salamat dahil sa pagtitiwala sa kakayahan ni Kamaster, no? So maraming salamat po talaga. Wala akong masasabi kundi nagpapasalamat ako sa pagtitiwala nyo sa aking kakayahan, mga Kamaster, no? So ayan, magsimula na po tayo, pero sabi ko nga, kumustahin naman natin yung ano, no? Kumustahin naman natin yung ginawa nating refrigerator doon sa loob, mga Kamaster, no? So ayun, mga kamaster, no, ito po yung ating ginawa na refrigerator, no? Kung ating mapapansin, kung naalala nyo, ito po yung Whirlpool na ginawa natin, okay, nung nakaraan. Okay, so kumustahin naman natin siya. Okay, ayun, no, pwede. Wow! Sa awa ng Diyos, napatino na po natin tong Whirlpool na ano, no, na refrigerator. Salamat sa Diyos. At okay na siya. Okay, so kinumusta lang natin, mga kamaster, yung ginawa natin, ano? Ayan, no, kita nyo naman. Okay, yun sa baba naman. Yun, nadali, oh. Pwede. Pwede yung pakasalan to. Yun, no? Okay, so salamat sa Diyos at naging okay na itong Whirlpool. Okay, mga kamaster, so kinumusta ko lang yung ating ginawa dati dito, okay? So, ayan, mga kamaster, no, ipapa-ano muna natin kay ate yung operation ng washing machine na to. Okay. Kasi hindi raw po nag-i-spin. Okay. Pero nagwawash naman siya. So, walang lumalabas na error din, no? Walang error, no? Eh, walang error. E1, E4, wala naman. So, hindi na nag-i-spin. Ang sabi ni ate, minsan humihinto, minsan naman hindi. Pero hindi siya makapagpiga.
Yo. So, yun ang kinaganda dito mga kamaster kapag ini-interview natin yung ating mga minamahal na sambahay kasi sila po yung nakakaalam ng trouble, no? So, hindi lang siya makapagpiga, no? Pero minsan kasi hindi nag-i-spin. Kung mag-spin man siya at mag-dryer, hindi naman makapagpiga, no? Mahina nga, mahina. So, ayun mga kamaster, no? Pinadapa na muna natin. Pero kung ating mapapansin, yan, no? Sobrang luwag na po ng, ano, no? Ng belt. Oh, no! Tapos, ito po ay, ang size niya ay 22.2. So, meron naman dito na 21. So, minabili ang ating minamahal na cosmet dito na 21mm naman. 21mm ba ito? Ano bang nakalagay dito? Bando sana ito. Magandang klase sana ito. Kaso nga ito naman 22.2. So talagang masikip ito mga kamaster, no? Sobrang luwag ng ano, no? Ng belt. Okay, then tingnan natin yung ano, yung preno niya mamaya, tsaka yung ano, drain motor niya. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Napalitan na pala to ng capacitor, no? So, ito po ay mayroong capacity na value na 13 microfarad, okay? So, ang nailagay doon ng ating minamahal na customer ay 14 microfarad, no? Kasi wala siya nakuha ang 13, eksakto. So, check muna natin to kung ilan pa yung natitirang value niya, mga kamaster, okay? Set po natin to sa capacitance. Then, may crocodile clip ulit ako dito. Okay. Then, yung isa. So, check natin yung capacitance niya, mga kamaster, no? Ito po ay 13 microfarad, okay? So, mayroon po tayo nakukuha ang 7.4 microfarad out of 13 microfarad, no? So, medyo hirap ngang i-start nito yung ano, no? Yung motor, mga kamaster, no? Kasi 13 microfarad, so 7.4 na lang ang ating nakukuha, no? Yan, no? Okay, so since nakuha natin yung microfarad nito, ang capacitance nito, try po muna natin na ano, i-adjust yung ano, no, yung motor. Okay? So ayun mga kamaster, no. Adjust muna natin yung ano, yung tension ng belt, no. Kung ating mapapansin ay sobrang ano nga, no, sobrang luwag nga, no. Okay, then mayroon tayo dito na socket wrench, okay? Try natin kasi kailangan natin muna ma-adjust. Ano ba to? So, papakita ko sa inyo mga kamaster, no? Kung paano mag-adjust, no? Ito ay, ano, Whirlpool na 11 kilogram, no? So, medyo malaki talaga to. Okay? Yan ang gawin natin. I-adjust muna natin yung kanyang, ano, no? Belt tension. Kasi, yan, no? Sobrang luwag.
Then kapag na-adjust na natin, pwede natin pa-pull out to sa minati minamahal na customer para mabili na ng bago. Okay, so adjust muna natin. Ito yung adjuster mga kamaster, no? Ito, itong dalawa na to. Okay. So same lang naman yan yung sa mga Whirlpool. Yung nga lang talaga medyo advanced nga lang talaga to, no? So adjust muna natin. Ito ay 12mm. Yan, 12mm. Okay. Adjust muna natin. Alalahanin natin mga kamaster, no? Malawag, oh. Ayan, okay? Ayan, oh. So, ito lang yung dalawa na to. Okay? Luwagan muna natin. Then, sa ilalim. Then, kapag naluwagan na natin, pansinin nyo, ah. Yan, oh. Okay, so ito yung adjuster natin. Luwagan pa natin ilalim. Okay, then pag naluwagan na natin, pwede na natin siyang hilahin papunta doon para ma-adjust na natin yung tension mga kamaster, okay? Ayan o. Oh. Okay, ayan o. Oh. Okay, ngayon, ang pag-adjust niyan, kailangan balanse. Mga kamaster, no? Kasi pagka medyo tabingi ang pag-adjust mo niyan, ito mangyayari diyan, no? Yan, no? Tabingi, oh. Tanggalin muna natin. Pag tabingi ang kain, yan, no? Diba? Sa kabila, smooth. Sa kabila, ayan o. Okay. Itong kabila, ayan o, pudpud. Sabihin, hindi pantay yung kain ng, ano, ng puli. Okay. Ayan o. Din yung kabila naman, napakaya linis, smooth. Okay, sabihin, hindi tabingi yung, ano, no, yung, lining ng ating pulley dun sa motor, no? So, gawin natin, i-adjust natin yung lining. Okay, tuturo ko sa inyo paano mag-adjust ng lining mga kamaster, okay? So, ayun mga kamaster, no? Pinaliwanag ko na sa inyo. So, ito ay ibabalik muna natin dito para ma-adjust natin yung lining ng ano, no? Yung tension tsaka yung lining ng fan belt, okay? So, mas maano dito, yan, no? Yan, sira na yan, no? So, mas malaki yung load dito sa part na to. Pansin nyo? Yan, oh. Mga hibla. Mas malaki yung load dito sa kabila kumpara mo dito. So, kinain niya na yung, ano, yung edge ng ating fan belt. Sabihin, hindi pantay yung ating pulley. Okay? So, babalik muna natin to dito. Yan. Then, ang gawin natin, yung baba, sagad muna natin dun. Okay, ito. Sagad muna natin dito. Nakikita nyo mga kamaster, ulitin natin. Yan, oh. Ito, isasagad natin dun. Yan, oh. Okay? Ulitin ko. Ito munang unahin natin isagad doon sa ano sa pinaka endpoint ng ating adjuster, ayan oh. Hilahin na lang natin. Ayun. Pag nahila mo 'yan, kapain natin 'to. Oh, di ang ganda ng ano no, tension. So maya-maya hihigpit pa 'yan dahil wala pa taas sa taas eh. Babawa lang muna tayo. Then ang gawin natin, higpitin muna natin dito ng bahagya. Yan. So, konting-konting higpit lang, ah.
So, malaking bagay yung ganito mga tools mga kamaster, no, para mga pandukot-dukot, okay? So, pag okay na, ang susunod naman natin, ito yung, ano, itong sa taas, hilahin natin pa paatras, okay? Ayan, no. Ah, kukuha nyo mga kamaster, ayan, no. Ayan, kanina, ayan, no. Hilahin natin pa atras, yan. Okay? So, pag nahila na natin pa atras, check natin yung tension. Yan, o. Okay? So, pagka okay ng tension, higpitan na natin. Then, tingnan natin. Okay na. Then, itingnan natin top view. Okay? Tingnan natin yung top view. Okay. So, okay na. Ang gagawin natin, pull out muna natin to para mabilhin ng bago mga kamaster. Okay? O, ayun mga kamaster, no, habang bumibili ng belt yung ating minamahal na customer ay kapag tayo po ay gumagawa ng mga automatic washing machine, so bibigyan ko po kayo ng tips, no. Lagi po nating unang-unang sisilipin o kaya lagi po nating sisilipin at sisipatin yung ano, no, yung brake, yung preno, yung condition ng ating preno, no, kung makapal pa nga ba yung kanyang brake pad. Okay, tsaka bukod doon silipin natin yung brake pad at tsaka yung brake hub. So ituturo ko sa inyo ngayon mga kamaster kung paano mag-check, no, kung may tama na nga ba yung ating brake pad at tsaka yung brake hub. Okay, so yun po, ito yung ating brake, ano, ito yung preno. So, ito yung ano mga kamaster, no, brake hub. Ito yung brake hub. Ito. Mahirap nga lang. So, ipapakita ko sa mga kamaster yung brake hub, no. Ito po yung brake hub, tsaka yung brake shoe, yung pinaka brake pad. Ika nga. Ito yung brake hub, ito yung brake pad. Yan. Okay. Ulitin natin. So, ito yung ano, no? Ito yung brake hub. Ito. Okay, ito yung brake hub. Ito. Then, yung brake pad naman, ito yung nasa ilalim nito. Okay? Yung nasa ilalim nito, ito. Yung nasa ilalim nito, yun yung brake pad. Yan yung brake pad mga kamaster, okay? Ito. Ito yung brake pad, ito yung brake hub. Okay? Brake pad, brake hub. Okay. So
nakikita ko na ano, makapal pa yung ating brake pad mga kamaster, no? So, ganun lang, check lagi natin yung condition ng preno para at least kung sakaling may problema na, eh, paalam natin sa ating mga minamahal na customer na manipis na yung kanyang preno, no? So, ibig sabihin, para hindi bumalik sa atin yung problema, no? So, then lagi nating kakapain yung brake hub kung may uka na nga ba, no? Yan, no? Pero sa pagkakataon ito, maayos pa. Wala siyang uka, mga kamaster, no? Yan, no? Okay? So makapal pa yung ating brake pad, then yung ating brake hub naman ay maayos pa, makinis pa. So wala pa siyang ano na indication na may uka. Okay, so ganun lang po ka simple mag-check ng preno mga kamaster, no. Tingnan po muna natin yung condition ng yung kapal ng brake pad, then yung brake hub. Okay? So ayun mga kamaster, no. Nakakuha na ng belt ang ating minamahal ko. So mali nga lang, hindi siya 22.2, no? Kasi ito, 22.2. Ito naman, 22. Okay, kasi wala tayong makukuha na 22.2 mga kamaster, no? Kung meron man, pero mahihirapan talaga tayo maghanap ng 22.2. So, itong 22, pwede na to mga kamaster. Okay, so, kabit na natin. Okay, since na okay na, patayuin na natin para ano, matesting na natin, okay? So, ayun mga kamaster, no, naikabit na natin yung ano, yung belt. So, subukan natin ngayon. Spin, kung bibilis na siya. Yun, no. Kanina yung pinandar natin mga kamaster, no, nakikita nyo naman kung gaano siya kahina, no. So kung ating mapapansin ngayon ay talaga nga naman na ayan na, mabilis na siya. So smooth yung ano na yan, yung tension, ano, yung tension rod, suspension rod. Napakaganda ng kanyang suspension na rod, no, yung balance. Kamaster, no, okay na to. Natapos yung ating program na wala tayong na-encounter na problema. Okay, so off na natin. Yun, no. Okay, so babalikan natin yung mga ano, yun, no, yung kanyang mga takip, then papasok na natin doon, okay? So ayun mga kamaster, no, check natin tong ano, ito yung ipinagkatiwala sa ating ng ating minamahal na customer, no. Ang share na ito pan motor. So punta tayo dito sa likod kasi kukunin natin dimension ng ano, no, dimension ng fan motor blade. Okay, yung fan blade susukatan natin para makuha natin yung eksaktong diameter, no. Yun, no, sarap maligo, oh. Okay, so ang gagawin natin, babaklasin natin to. Okay, then kukuha na natin yung ano, kukunin natin dimension ng fan blade mga kamaster, no. Kamaster, no, ito yung fan motor ng coupled doon sa likod na pupuntahan natin. So kinuha ko muna yung ano, yung tawag dito, maliit na screwdriver, no. Okay. So sa atin na kasi pinagkatiwala mga kamaster, no, yung maintenance ng mga aircon dito, no? Mga aircon dito sa ano. Okay, ito, dito to.
So walang fan blade yan mga kamaster, no? Kasi basag yung ang history nito, ibasag yung fan blade. So chinek na ng ibang technician, no? So problema, hindi na binalikan. Ngayon, susukatan natin yung fan blade doon na same lang naman ito para pag naghanap tayo ng fan blade ay same lang, no? Same lang yung ating sana makakuha tayo ng same na specs mga kamaster, okay? Ayun mga kamaster, no? Tinatignan natin na may load, naglaban na si Ate. So nasa spin na tayo. May laman na yan mga kamaster na damit, tuwalya, tsaka iba pa, no? So ayan, 2 minutes. So ayan mga kamaster, no? Okay na po yung ating whirlpool na automatic. Ito po ay 11 kilogram mga kamaster, okay? So ito po ay walang dryer, no? Spin lang to. Kasi pagkatapos ng spin, nililipat nila to dito sa dryer. Ito po ay electric dryer, okay? So, yan. Wow! So, dito nila nilalagay yung mga damit para patuyuin mga kamaster, okay? Yan po ay electric dryer, okay? Ayun mga kamaster, no? Okay na. Then, tatanungin natin si Ate kasi ang reklamo nila dati, pagkatapos ng spin, nung hinuhugot nila yung nilabhan, ay wala pa rin, parang hindi rin natuyo. No? May tumutulo pa rin tubig. So, ngayon, papakita natin kay, ay ipapakita sa atin na Ate kung okay na. Sige, te. Okay na. Paki-check na lang. Okay na siya. Ayun. So, dati te, ano? Dati, ano ba? Basa siya? Okay, salamat sa Diyos. So, ayan. Ililipat nyo pa ba yan doon? Hindi na? Ililipat. Ililipat para talagang tuyong tuyo. Ayan. So, ayan mga kamaster. Yan po si Ate ay taga Bicol. Yahoo! Okay, maraming salamat po, Ate.